Na ating unang contender mula sa Metro Manila na si Maria Fe Esparza. Esparza. Yan, tabi po tayo. Hoy, wow. Hoy. Puyo. Hello po. Taga saan po sa Metro Manila? Muntinlupa, ma'am. Ah, Muntinlupa. Apo. Pero taga Leyte talaga ako. Wow, ba't po kayo napunta sa Muntinlupa? Galing ano po sa probinsya, pumuntang Maynila, nakapag-asawa ng taga Muntinlupa. Ah. Pero sa labas lang ha, hindi sa loob. Pinaunahan tayo. Pinaunahan tayo ni Madam. Oo, oh, sinagot niya kami. Saan po probinsya niyo? Sa Bye Bye Leyte. Leyte. Ilan taon na po? Kasi late eh. Oo, late. Hindi kayo nauwi po? Kasi grabe. Hindi na kayo nauwi po sa late. Ano na? 15 years. Ang tagal na. Ano pong reason bakit 15 years na kayong hindi ulit nakakabalik ng late? Siyempre, pagka may pamilya ka na, inuuna mo na yung sarili mong family, yung mga anak mo, asikasuhin mo, asawa mo. So, pagpaliba na lang muna yung mga pagkakataon na dapat umuwi sa probinsya, siguro pagka nakatapos na yung mga anak ko lahat, makakauwi na kami. Ilan taon na ba yung mga anak niyo po? Yung babae ko 22, 21, 17, tsaka 10 years old. Tsaka may isang apo na ako. Wow! Wow. Pero ano, hindi po ba nila itinatanong sa inyo na kung bakit hindi po kayo umuwi dun sa probinsya niyo? Kasi tinatanong din naman, sabi ko, mas maganda pag umuwi tayo yung... Hindi, sama-sama tsaka mayroon tayong... dala kahit papaano naman kasi gano'n naman dapat may ibibigay tayo. Ko yan, kasi katulad yung may mga kapag-anak na minsan nag-expect din ang pasalubong. Diba? Matagal kasi kayo hindi nakita. So, syempre, di ba? Alam mo ba ang trabaho niyo dito sa Muntinlupa? Sa ngayon po, bagong ano po ako, insurance agent po. Insurance agent? Ano po ba ang trabaho ng isang insurance agent? Nag-insure po ba kayo ng agent? Hindi po. Mayroon po kaming investment. Po. Kasama na po yung ano doon, tawag doon natin. Mayroon ka dapat... Kumari po, bibetan. Bibili po kami ng insurance. Huwag banggitin yung pangalan o ano. Huwag pong banggitin kung araw ba yan, agila ba yan. Kunyari si, ano, si Nico kasi di ba may anak na po kayo. Ilan taon na yung anak niyo, sir? Two. Ano ba yan? Sige nga, parang di naman ano yan. Ano ba yan? Ano bang priority mo sa ano mo, pamilya mo? Priority ko, magkabahay kami tsaka makapagtapos yung anak ko eh. So, ang dapat po sa inyo, sir, kukunin niyo po yung may kasamang education po at saka investment. So, magkakaroon ako ng libreng school. Sa doon sana ipundar mo po doon sa aming kumpanya na sa insurance. Lalaki po 'yon kasi may percentage naman po 'yon. So by that time na yung anak mo ay magkukulihiyo na, mayroon kang certain na yung pera mo doon ay pwede mong makukuha doon sa pag-aaral ng alak mo. Sige, kukuha na po ako, pero pakipaluwalan niyo po muna. Pero magkano po ba ang naititipid kapag nag-insurance ka? Hindi sa naititipid, magkano ang iyong naiipon in time na pagdating ng araw. Pagka sabihin natin na lahat naman tayo ay nawawala, ganun. Meron kang para sa pamilya mo, meron kang maiiwan na hindi naman ngayon may pera yung pamilya mo. Yung nawala yung nagtatrabaho, lumubog sila dahil wala silang ipon. Yun ang sa amin, yun ang pinakagusto namin itulong sa mga tao na hindi naman, ay, mamamatay na ako kaya kukuha ko insurance. No, hindi. Kailangan, ginawa namin kasi dapat, lahat naman natin, dapat paghandaan. At saka buhay ka, dapat magamit mo yun. Huwag yung hindi mo na magagamit yun. Dapat yun. Yun lang ay paghahanda. Pero may, habang buhay ka pa, mayroon ka rin naman makukuha para sa presyo. Yung maganda, opo. For retirement. Bakasyon-bakasyon ka nila. Pag nakikipag-usap po ba kayong ganyan, eh, kinakantahan niyo po ba sila para sila kumuha ng... insurance. Paminsan-minsan. Paano papasok mga suki? Insurance. Ganun po. Presyong insurance. Paano po ba kayo natutong kumanta? Sino hong nagturo sa inyo? Yung nanay ko, kinukulit ako. Tapos yung kuya ko, sabi niya, binginta ka kasi may amateur mamayang gabi. Sabi ko, ayoko kasi hindi ako marunong. Sige na. Eh yung kapitbahay namin na best friend ko, nagluto ng, alam mo yung parang cheesecake sa Bisaya. No, wow, sarap. Rice cake. Gustong-gusto, takaw na takaw ako. Sige na, nabili mo ako. Sige, sali ka. Binili na ako ng buo.
kinagabihan sumali ako, yun, nanalo naman ako ng third place. Wow. Wow. Sa madaling salita, nasuhulan kayo. Nasuhulan, 11 years old ako. Kasi pagbata ka naman talaga, oo. Rice cake, yun yung mga, ano diba, yung kakanin? Buto or kiling siya. So simula po nung 11 years old kayo, patuloy na rin po kayong sumasali sa mga contest? Sa school po, talagang lahat ng activities, meron akong ano, meron akong performance sa school namin hanggang high school po, gano'n. Dire-diretso. Pero hindi ka ba nagkaroon ng like formal training, voice lessons? Ah, wala. Si Mr. po, bakit kinukulit pa kayo? Nang anong kulit ko? Kasi kanina si nanay daw nangungulit. Oo. I mean, si Mr. naman po ba ngayon nangungulit sa inyo na, uy, sali ka pa rin sa contest. Oo. Eh, kinukulit niya rin ako. Sabi ko nga, naku, matanda na ako dyan eh. Ay, naku. Wala sa tanda yan. Nasa boses yan. Oh, nasa, apat na rin naman po ang anak niyo. Oo, ang galing ko na. Kaya naman apat ang anak. Patulong yun pang ano, extra income yun. Ikaw talaga. Pero nung 11 years old po kayo, ibig sabihin wala pa kayong formal training, pero paano po nila na-discover na meron kayong kakayahan na sumali sa amateur singing contest nung 11 kayo? Siguro naririnig ng nanay ko na kumakanta-kanta lang. Yung nanay ko talagang tuwan-tuwa pagka, yung sa school ha, yung bago lang pagkatapos ng flag ceremony diba sa school. Yung, di ba may kakanta ka doon? Meron. Siguro sa bahay, nakikita niyang kumakanta-kanta. Eh, siyempre, yung pagka tayo magulang. Proud. Proud tayo kung ano. Support. May papakita ng anak natin. So, siguro ganun nga kasi ngayon, gusto ko na rin. Kaso, enjoy na po kayo. Wala pa masyadong nag-ano sa anak. Oh, sino pong iniidolo niyo po ba sa pagkanta? Ano nando kayo sa harap? Kukuha tayo ng lupang hinira. Ano gusto mong sabihin talaga? Ano? Sino po bang iniidolo niyo sa pagkanta? Oh, inspirasyon. Si Imelda po, si Dulce. Pabil Marcos. Si Lani Misalucha. Pabil! 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 Hindi yung sinabi kasi. Imelda Poppins. Imelda Poppins. Oh, ito po, di ba maganda naman po yung work niyo bilang ano insurance agent. Ano po yung naisipan niyo or ano yung nagtulak sa inyo para sumali dito sa Tawag ng Tanghalan? Unang-una po, kahit na sa edad ko na to, gusto ko rin pong mayroon pa rin naman po akong maabot sa buhay ko na balang araw makikita rin at parang sisikat rin ako bilang isang swinger tsaka at the same time para na rin sa pamilya ko. Yes. Po, yeah. Tuloy lang po ang pangarap. Yes. Oh, tama po. Tama po. Maraming salamat po sa iyo. Maraming salamat. Miss Maria. Okay. Thank you po. Thank you.